Sa kahabaan ng highway ng Metro Manila Skyway ay maririnig ang nagtutunog ang sirena ng mga police cars dahil sa tinutugis nilang mamahaling kotse na ninakaw ng isang hindi kilalang lalaki. Nahihirapan ng mga pulis na mahabol ang carnapper, sanhi na rin ang mga sasakyan na ginagawang harang upang mahirapan silang mahabol ito. Kailangan nilang mahuli ang carnapper dahil kotse ng anak ng senador ang natsyempohan na nakawan nito. Habang nahihirapan ng mga police car na mahabol ang salarin, ay mabilis namang nalulusutan ng isang itim na motor ang mga harang na kotse at tuloy-tuloy na hinabol ang kriminal na itinatawag sa radyo niya. Isang babae ang sakay ng itim na motor. May suot itong uniforme ng pulis at patuloy na pinatatakbo ang dala nitong motor sa kahabaan ng Metro Manila Skyway. Nang ilang distansya na lang ang layo ng babaeng pulis mula sa kanyang tinutugis ay agad nitong inilabas ang baril na nakatago sa likuran nito at walang pag-aaninlangan na binaril ang gulong ng kotse na ninakaw. Agad na gumewang-gewang ang sasakyan at diretsyong bumangga sa isang poste na ikinasira ng unahan nito. Dahil dun ay natigil mula sa pagdakas ng tulisan, bumaba ang babaeng pulis sa kanyang motor at nilapitan ng kotse ng umuusok. Sinilip nito ang kotse kung saan ang carnapper ay nawala na ng malay. May ilang galos ito dahil sa pagkakasalpok nang ninakaw nitong kotse sa poste. Sigurado akong masasabon na naman ako ni Major sa nangyaring to. Captain Lieutenant Liberal. Sabi ko na. Mahinang na pangiwi si Captain Lieutenant Sky Blair Liberal. Isang magaling at matapang na pulis. Pero laging napapagalitan ng Major nila dahil sa pabara-barang aksyon na ginagawa nito. Nilingon ni Sky ang papalapit nilang Major habang nakikita niyang nagbababaan ang mga pulis na nagsidatingan at agad nilapitan ang nabanggang kotse. Yes, sir. Sagot ni Sky sa Major nila na sumama sa paghawol sa carnapper. Hindi ba't malinaw na sinabi ko na habulin lang ang carnapper? Pero iwasan na masira o magasgasan ang kotse na tinangay nito. Bakit mo naman binaril ang gulong? Look what happened. Ano sa tingin mong magiging reaksyon ng anak ng senador pag nakita ang nangyari sa kotse niya? Singhal na sermon ang Major nila. Slash ninong din niya sa binyag. Magugulat? Pero Major, kung hindi ko naman ginawa yon, baka maitakbo na talaga ng carnapper na yan ang kotse na tinangay nito. And besides, pwede namang ipaayos na lang ng anak ng senador ang kotse niya. That's not a good valid explanation, Captain Lieutenant Liberal. Agad na itinikom ni Sky ang kanyang mga labi dahil alam niyang hindi nagugustuhan ng ninong niya ang kanyang mga sinasagot. You're one of my great police, Sky. Yet parati mo sinusuway ang mga sinasabi ko sa'yo. Ikaw ang humarap sa anak ni Senator Guevara at ipaliwanag mo ang nangyari. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Sky sa sinabi ng kanyang ninong. Bakit ako ninong? Bakit ako mag-e-explain? Dahil hindi sasalpok ang kotse nito sa poste kung hindi mo binaril yung gulong. And call me Major. Ikaw talaga na bata ka. Minsan napapahamak na ako sa katigasan ng ulo mo. Hala, ipaliwanag mo sa anak ni Senator Guevara ang nangyari sa kotse niya. Pasermo na sita ng ninong ni Sky at dismayado na umalis sa kanyang harapan pagkatapos. Wala nang nagawa si Sky kundi gawin ang sinabi ng superior nila. Inilabas ni Sky ang kanyang cellphone at nagtungo sa unahang parte ng kotse na nawasak at kinuhanan ito ng litrato. Bakit kasi kailangan ko pang mag-explain? Pwede namang ipaayos ang kotse ng anak ng senador eh. At least, nabawi naman. Reklamo ni Sky sa kanyang sarili at napabuntong hininga na lamang. Binalikan niya ang kanyang motor at sumampa na rito. Umalis na rin siya ron at minaneho ang kanyang motor papunta sa lugar kung nasa saan ang anak ng senador na kailangan niyang paliwanagan tungkol sa nangyari sa kotse nito. Nang makarating na si Sky sa lugar kung saan naghihintay ang lalaking kailangan niyang paliwanagan, ay agad naman niya itong natanaw. May mga PSG na nakapalibot sa anak ng senador na parabang hindi na nakawan ng kotse dahil sa walang makita si Sky na pagkataranta o pagkainis sa mukha nito. Agad na itinigil ni Sky ang motor niya sa harapan ng mga ito na siyang ikinalingon ng lahat sa kanya. Ganun na rin ang anak ng senador. Bumaba si Sky sa kanyang motor at takmang lalapitan ng anak ng senador nang siya'y harangin ng mga PSG nito. Plain naman siya nitong tinignan. Hello, naka-uniform ako, hindi niyo nakikita? Ibig sabihin, pulis ako at kakausapin ko ang Hindi ka pwedeng lumapit kay Mr. Clark. You cannot guarantee that you're a real police officer or just disguising as one para makalapit sa kanya. Seryosong wika ng isang PSG na nasa harapan ni Sky.
Gusto niya ngang matawa. Fine, mabilis akong kausap. Gusto ko lang naman sabihin sa amo mo na nahuli na namin ang kidnapper ng kotse. Naka-uniform na nga pinagdududahan niyo pa ako. Naiinis na wika ni Sky at akma nang babalik sa kanyang motor. What happened to my car? Natigil si Sky sa tuluyang pagsakay niya sa kanyang motor at nilingwan ang anak ng senador. Hindi maipagkakaila ni Sky na gwapo ang anak ni Senator Guevara. Ilang beses din niyang nakita ang binata sa mga balita dahil sa mga successful nitong business. Si Clark Guevara ay solong anak ng isang senador na balitang balita ang pagiging magaling na businessman nito. Ito mismo ang nagtayo ng negosyo nito nang walang tulong mula sa senador nitong ama. Sasagutin ko ang tanong mo kung babawiin ang PSG mong judgment niya sa akin. Bakit naman kasi ako magpapanggap na pulis habang suot ang uniforme ng kapulisan? E bawal nga yung gamitin ng isang civilian, diba? Kondisyon ni Sky sa binata. Nag-gross arms naman ito sa kanyang sinabi. Take back your words, Danilo. May pagka-board sa utos ni Clark sa tauhan ito na agad namang yumukod sa harapan ni Sky. I'm sorry, Miss Police Officer. I take back what I said. Forgive me. Pagpapaumanhin ito na bahagyang ikinaingus ni Sky. Naramdaman niya kasing labas sa ilong ang paghingi ng paumanhin ng tauhan ni Clark sa kanya. Alam na alam niyang ginawa lang nito yon dahil sa utos ng amo. Napilitan, Yarn. Wala man lang kasama na sincerity ang pag-apologize mo. Just tell me what happened to my car, Miss Police Officer. Kesa magreklamo ka tungkol sa judgment sa'yo ng isa sa mga tauhan ko. Hindi ko sila masisisi dahil maraming babae nagpapanggap sa iba't ibang profesyon makalapit lang sa'kin. Pagputol ni Clark sa dalagang pulis mula sa pagsasalita nito na nasa kanyang harapan ngayon at tumatawa. Nagsalubong ang kanyang kilay. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Pasensya na po. Natawa lang talaga ako sa sinabi mo. No offense pero hindi naman ako kasama sa mga babaeng desperadang nakukuha pa na magpanggap. Makalapit lang sa'yo. Hindi ka naman artista o santo para dumugin o pagka-interesan ko. I'm here because I'm a police officer na nautusan ng major ko upang ipahatid sa'yo nangyari sa kotse mo. Makahulgang pagpapaliwanag ni Sky kay Clark. Grabe naman ang self-proclamation ng isang to. Akala niya ba, isa ako sa mga nauuto ng kagwapuhan niya? Oo, gwapo siya. Pero mas gwapo naman si Channing Tatum, no? Kumpara sa kanya. Saad ni Sky sa kanyang isipan. Kinuha na ni Sky ang kanyang cellphone at hinanap ang litratong kinuha niya kanina sa kotse nito. At ipinakita yon kay Clark na may-ari ng nasabing sasakyan. Dumako ang mga mata ni Clark sa ipinapakitang litrato ni Sky. What the heck? What happened to my car? Malakas ang napasigaw si Clark, dala ng pagkagulat sa kanyang nakita. Napatingin siya ulit kay Sky na ngiwing na pangiti. Ito nga kasi ang dahilan ng pagpunta ko rito. Ibabalita ko sa iyo nangyari sa kotse mo. You see, parang hindi tuloy ang maitakas ng kidnapper ang kotse mo. Binaril ko yung isang gulong. Nagpag-ewang-ewang ang kotse mo. Tapos, sumalpok sa pose sa highway. Kaya ayun, nasira yung unahan. I mean, nawasak. But, the good news is nabawi na ang kotse nyo. At mapapaayos pa ang unahan. Na bahagya lang naman na nawas. What? Do you know how much that car cost? Yet, you let it ruin like that? Malakas na bulyaw ni Clark kay Sky. Hindi inaasahan ni Sky ang pagtaas ng boses nito sa kanya. Hindi mo ako kailangang bulyawan, sir. Alam ko namang nakakagulat ang nangyari sa kotse mo. Na may kamahalan ng presyo. Nauunawaan ko kayo. But the point that I'm saying here is, mapapaayos mo naman ang sira mong kotse. Makahulugang pagpapaliwanag ni Sky na siyang ikinangisi ni Clark. Alam mo ba, Miss Police Officer, nakulang pang sahod mo sa pagpapagawa ng front bumper ng kotse ko? Nanawasak? Ha? Huh? Bakit? Ako ba magpapagawa ng kotse mo para idamay mong sahod ko? Pasalamat na lang kayo sir dahil nabawi namin ang sasakyang muntik nang makuha sa inyo. Tsaka, mayaman ka naman, di ba? Bariya lang sa iyong pagpapagawa sa nasira mong kotse. Okay? Nasabi ko nang kailangan kong sabihin sa iyo. Kaya goodbye. Pinal na saad ni Sky at naglakad na pabalik sa kanyang motor. Walang imik na nakatingin lang sa kanya si Clark hanggang makasakay siya sa kanyang motor at maisuot ang kanyang helmet. Matapos nun ay pinaandar na niya ito at umalis sa lugar kung nasaan si Clark upang makabalik na sa presinto kung saan siya naka-assign.
Makalipas ang maghapon at matapos ang shift ni Sky sa presinto, ay nagpa siya na siyang umuwi sa kanyang bahay. Nakatanggap man siya ng sermon mula sa kanyang ninong kanina, dahil nakarating sa opisina nitong ginawa niyang pakikipag-usap kay Clark, ay tahimik niya nalang na pinakinggan ang bawat sermon nito, at hindi nalang umimik. Pagkarating ni Sky sa kanyang bahay ay agad niyang ipinarada ang kanyang motor sa garahe, at agad na naglakad papasok sa loob ng kanyang bahay upang makapagpahinga na. Mag-isa na lang sa buhay si Sky dahil wala nang kanyang mga magulang. Pulis ang mga ito noon at ang saninang pagkamatay nito ay dahil sa isang engkwentro kontra sa mga masasamang tao. Ang kanyang ninong slash major ng presintong kanyang kinabibilangan ngayon ay ang tanging tumitingin sa kanya. Isang anak ang turing nito sa kanya at maging ganun din ang mabait nitong asawa. Nakakapagod ang araw na to. Pabagsak na umupo si Sky sa mahaba niyang sofa upang mag-relax. Sasandal pa lang si Sky sa sandalan ng kanyang sofa nang sunod-sunod na putok ng baril ang tumama sa bahay niya na kanyang ikinagulat. Agad siyang kumilos at dumapa sa sahig nang sa ganun ay hindi siya matamaan. Ano ba? Kapapaayos ko pa lang ng bahay ko, sinisira niyo na naman. Naiinis na wika ni Sky. Napalingon siya sa kanyang bintana na nabasag, sanhi ng isang granada na ibinato ng kung sinong tao sa loob ng kanyang bahay. Hindi siya nagsayang ng anong segundo at mabilis na tumayo at tumakbo papunta sa kanyang kusina. Mabilis na sumabog ang granada na binato sa loob ng bahay. At dahil sa impact nun ay tumalsik si Sky. Tumama ang kanyang katawan sa pintuan ng kanyang kusina. Ang sakit naman oh! Shhh! Angal ni Sky na dahan-dahan at maingat na lumuhod sa sahig upang hindi matamaan ng mga nag-uulan na bala. Kahit masakit ang katawan ni Sky dahil sa pagsabog ay agad siyang tumayo at mabilis na kinuhang kanyang baril na nakatip sa ilalim ng mesa bago patakbong lumabas sa pintuan ng kanyang kusina. Agad na pinaputok ni Sky ang hawak niyang baril ang isang lalaking sumugod sa bahay niya at nakakita sa kanya. Akma sana siyang babarilin ito nang maunahan niya ito. Tinamaan niya ito sa dibdib at hindi nagtagal ay walang buhay itong bumagsak sa damuhan ng kanyang bakuran. Mabilis na pagtakbo ang ginawa ni Sky at mataas na pagtalon sa kanyang bakod upang makaalis sa kanyang bahay na pinapaligiran ng mga hindi kilalang kalaban na sumugod sa kanya. Pagod na nga yung tao, sinugod niyo pa. Isit. Naiinis si Sky sa pangiistorbo ng kanyang mga kalaban. Gusto man niyang balikan ang mga sumugod sa kanyang bahay ay minabuti niya na lang na umalis sa lugar na yon dahil alam ni Sky na madami ang kanyang kalaban. Agad na nagtatakbo si Sky palayo sa kanyang bahay upang hindi siya makita at mahabol ng mga ito. Walang ibang naisip si Sky na pwede niyang puntahan kung hindi ang bahay ng kanyang ninong. Nagtaksi siya papunta sa bahay nito. Nang makarating si Sky ay agad siyang nagdoorbell sa gate habang nililingon ang kanyang paligid dahil baka may nakasunod sa kanya. Nang magbukas ang malaking gate ng bahay ng kanyang ninong ay agad siyang nakilala ng katulong at agad siyang pinapasok sa loob. Sky, ano't gabi ay nagpunta ka pa rito sa bahay? At bakit naka-uniforme ka pa? Nagtatakang tanong ng ninong ni Sky nang makita na siya nito. Okay ka lang ba, iha? Wikang tanong ng asawa ng kanyang ninong. Pasensya na po, ninong. Kung gabi na ay nagpunta pa ako rito sa bahay mo. Sinugod ang aking bahay eh. At pinaulanan ako ng mga bala. Pagbibigay alam ni Sky. What? Are you okay? Agad na lumapit kay Sky ang kanyang ninong. Ayos lang naman ho ako, ninong. Nakatakas din naman po ako kaagad. Ngayon na lang po ulit ang nangyari to. Wala po akong ideya kung sinong pwedeng nag-utos na paulanan ako ng bala sa aking bahay. Ilang beses nang pinagtatangkaan ang buhay ni Sky. Ilan sa mga to ay mga tauhan ng mga nahuli niya at pinasok sa selda. Kaya sanay na siya sa ganitong sitwasyon. I'm glad that you're safe, Sky. Pero hindi na birong ganitong pangyayari na naulit na naman. Sigurado akong isang tao na gusto kang mawala ang gagawa nitong ganitong bagay. Taong gustong burhin ang pwedeng makasira sa kanilang mga plano. Iimbestigahan muli natin to. Pero sa ngayon magpahinga ka na muna. Sa kwarto ka na ni Michelle magpahinga. Pumili ka na rin ng damit pang tulog. Agad na nilapitan si Sky ng asawa ng kanyang ninong at hinawakan siya sa kanyang mga braso. Sasamahan na kita, iha. Halika na. Matapos makapagpalit ni Sky ng kanyang mga damit ay iniwan muna siya ng asawa ng kanyang ninong upang ipaghanda siya ng dinner na hindi niya na natanggihan. Lumabas din siya sa kwarto ng anak ng kanyang ninong
nang mapadaan naman siya sa opisina nito na bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi napigilan ni Sky ang pagkakaroon ng kuryosidad sa kung anong itsura ng opisina ng isang major, kaya walang paalam siyang pumasok sa loob. Wow! Ang daming awards na tanggap ni Ninong ah! No wonder kung bakit mabilis ang promotion niya. Nakangiting saad ni Sky habang pinagmamasdan ang kabuuan ng opisina ng kanyang ninong. Sa pagtingin-tingin ni Sky ay napadaan siya sa mesa ng kanyang ninong, kung saan ay maraming folder na nakalagay sa ibabaw ng mesa nito. Hindi sana pakikialaman ni Sky ang mga folder na kanyang nakita. Nang makuha ng isang folder na nakapatong sa kumpulan ng mga files ang kanyang atensyon. Dahil pangalan ng kanyang ama ang kanyang nakita. Ano to? Bakit may pangalan ni Dad at Mamang folder niya to? Kinuha ni Sky ang folder na nakakuha sa kanyang atensyon at binuksan yon. Agad na nakita ni Sky ang litrato ng kanyang ama at ina na naka-uniforme na pang-pulis. Dahilan upang mamiss niya ang kanyang mga magulang. Titingnan pa sana ni Sky ang ibang laman ng folder nang may isang litrato ang nalaglag sa sahig mula sa folder na kanyang hawak na ikinababa ng kanyang tingin dito. Ibinaba ni Sky ang folder ng kanyang mga magulang at dinampot ang litrato na nahulog. Natigilan na lang si Sky nang makita niya sa litrato ang kanyang mga magulang na kasama ang kanyang ninong at si Senator Guevara na hindi niya inaasahan. Mauunawaan ko nakasama ni Dad si Ninong sa litrato. Pero bakit narito rin si Senator Guevara na parang magkakaibigan sila sa kuha na to? Nagtatakang tanong ni Sky sa kanyang sarili nang may biglang pumasok sa isipan niya. Hindi kaya may kinalaman si Senator Guevara sa pagkakapatay sa mga magulang ko? Sa tanong niyang yun ay biglang naalala ni Sky ang panahon kung saan dumalaw ang senador sa lamay ng kanyang mga magulang. Natatandaan niyang may sinabi ang senador sa kabaong ng kanyang ama. Binalaan na kita. Sinabi ko na sa iyo na ganito ang kahahantungan mo kung makikialam ka. Hindi kaya si Senator Guevara nagpapatay sa mga magulang ko? Bulalas na wika ni Sky. Mabilis na ibinalik ni Sky ang litrato sa folder at mabilis na naglakad palabas sa opisina upang hindi siya maabutan ng kanyang ninong. Hindi malaman ni Sky kung anong kanyang dapat gawin o isipin dahil hindi sapat na dahilan ang kanyang nakita at naisip upang makasigurado siya na ang senador ang nagpapatay sa kanyang mga magulang. Natigil ang imbestigasyon sa nangyari noon dahil wala silang makitang lead. Pero si Sky ay hindi tumigil upang malaman at maipakulong ang pumatay sa kanyang mga magulang. Kailangan kong malaman kung anong koneksyon ng senador sa aking ama at kung may kinalaman siya sa pagkakapatay sa kanila. Nagkaroon ng pag-asa si Sky na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang na minsan ang nagbigay ng katapatan sa pulisya. Kinabukasan ay maaga nang nagpaalam si Sky sa kanyang ninong na mauuna na siyang pumasok sa presinto. At dahil hindi niya nadala ang kanyang motor sa pagtakas nung gabing may sumalakay sa kanyang bahay, ay sumakay na lang si Sky sa taxi. Pagkarating ni Sky sa presinto ay natigilan siya nang kanyang mapansin na nagtitinginan ang lahat ng mga kabaro niyang pulis sa direksyon niya na kanyang ikinapagtaka. Ba't ganyan kayo makatingin? May bisita ka sa mesa mo, Captain Lieutenant Liberal. Bisita? Napakunot ang noon ni Sky na agad niyang inilakad papunta sa kanyang mesa. Natigilan lang siya nang tumambad sa kanyang paningin si Clark. Parente itong nakaupo sa kanyang lamesa. Dumako naman ang paningin nito nang siya ay mapansin. Anong ginagawa ng anak ng senador sa presinto namin? Sa pagkakaalam ko, tapos ka ng interview sa nangyaring pagnanakaw sa kotse mo. Nanabawi naman namin. Naglakad si Sky papunta sa kanyang mesa at umupo na ron. I'm here to charge you for the tire of my car that you fired the gun. Kunot noong nilingon ni Sky ang kanyang tingin kay Clark. Ano? Sinisingil mo ako sa gulong ng kotse mo? Aba teka, binaril ko lang naman yon para hindi makatakas ang nagnakaw ng sasak. There's so many ways, Miss Captain Lieutenant Liberal, to halt the thief who tried to steal my car. The tire of my car is my private property, and you need to pay for it, for damaging it. Pasalamat ka nga sa pagkakabaril lang ng gulong ng kotse ko ang pababayaran ko. Now, are you going to pay me, o paaabutin natin to sa korte? Korte agad? Grabe ka naman para sa isang gulong lang. Fine! Magkano bang isang gulong ng kotse mo nang manahimik ng kaluluwa mo? Nagsisimula ng mainis si Sky
sa binatang nasa harapan niya. Hindi niya maunawaan kung bakit pinagbabayad pa siya nito. Dahil lang sa isang gulong, gayon namang mayaman naman ito. Nakangisi naman na inilapag ni Clark ang resibo kung saan nakalagay doon ang presyo ng gulong na babayaran ni Sky. Agad na kinuha ni Sky ang resibo at tiningnan nito na unti-unting ikinalaki ng kanyang mga mata. Kasabay ng pagkakatayo niya sa kinauupuan niya. 27,000! Agad na tinigil ni Sky ang kanyang sasabihin at muling bumalik sa kanyang pagkakaupo dahil napansin niyang napatingin na sa kanya ang mga kabarong pulis. Masungit na tingin ang ibinigay niya kay Clark. 27,761 pesos. Ang isang gulong ng kotse mo? Mahinang bulalas ni Sky kay Clark. Nangising ikinatangu nito sa kanya. Yes, latest model ng Ford Mustang car na binili ko pa sa Amerikang kotse ko. That's the reason why ganyan kamahal ang gulong ko. Saan ako kukuha ng ganitong halaga? Para sa isang gulong na sinubukan ko lang naman na i-retrieved? Putol ni Sky kay Clark na mahina itong sininghalan. Umupo si Clark sa katapat na upuan ng mesa ni Sky. So, wala kang pambayad. Then, I'll sue you for malicious mischief, for knowingly causes the damage, for a pro. Teka naman Mr. Guevara. Mapag-uusapan naman siguro natin to. Masyadong malaki ang price ng gulong mo eh. Hindi ko kaya yun ang isang bagsakan. Hindi naman kasi ako mayam. Don't cut me off when I'm talking, Captain Lieutenant Liberal. Besides, hindi ko naman siguro kasalanan kung wala kang pambayad. It's your problem, not mine. But may isa kong alam na paraan para mabayaran mo ako agad. Napakunot ang noon ni Sky sa huling sinabi ni Clark. Bakit? Iba ang kutob ko sa paraan ng sinasabi mo. Ayaw mong malaman? Then, magkita na lang tayo sa korte. Tumayo na si Clark sa pagkakaupo nito at akmang aalis ng agad na hawakan ni Sky ang kanyang braso na ikinabalik niya sa pagkakaupo. What the hell? Napaka-impatient mo naman. Ano ba kasi yung paraan na sinasabi mo? Nakikita ni Sky na wala na siyang ibang choice kundi ang pakinggan ang paraan na sinasabi sa kanya ni Clark. Pakasalan mo ko. Be my wife. And we're quits. Babayaran pa kita. Deal? Napatunga nga si Sky sa paraan na binigay sa kanya ni Clark na ikinacross legs pa sa pagkakaupo nito. Don't worry. Peking kasalang naman ang iaalok ko sa'yo. Gusto ko lang na may ipakita sa aking ama na may pakakasalan na ako. Kaya hindi na niya ako kailangang hanapan pa ng babae para maging asawa ko. Once na pumayag ka, kalilimutan ko nang bayarin mo sa gulong ko. And I'll pay you for helping me. Good deal, isn't it? Paliwanag na ani ni Clark kay Sky na napatayo sa kinauupuan nito. Pwede bang sa labas na tayo mag-usap? Nagsimula nang maglakad si Sky palabas ng presinto. Tumayo na rin si Clark at sinundan si Sky habang ang mga mata ng mga kapulisan ay nakasunod sa kanilang dalawa. Nang makalabas na silang dalawa at nakapwesto sa dikalayuan ng presinto, ay seryosong tingin ang ibinigay ni Sky sa binatang nasa harapan niya. Para sa isang gulong na nabutas ko, gusto mong magpakasal ako sa'yo? Though peke ko no, para lang maging bayad na ako sa sinasabi mong pagkasira ko sa private property mo? Paglilinaw na tanong ni Sky kay Clark na ikinatangu naman ito. That's right. Be my fake bride and wife. Gusto mo bang maalis ako sa trabaho ko bilang pulis? Hello? Lolokohin lang naman natin ang tatay mong senador. Kapag nalaman niyang peke ang kasal natin, ay ako lang naman ang madedehado. Ayoko! Hindi ko gagawin yan. Huhulug-hulugan ko na lang ang gulong na binaril ko, pero hindi ako magpapanggap na bride o asawa mo. Ayoko! Tanggi ni Sky na ikinabuntong hininga ni Clark. Fine, suit yourself. Lawyer ko na lang ang pupunta sa'yo para kausapin ka. Sandali naman! Wala ka namang ibang ipapagawa sa akin maliban dyan sa sinasabi mo. Aba! Reputasyon ko bilang pulis ang masisira kapag nabulilyaso yan eh. Angal ni Sky na ikinapamulsan ni Clark sa busa ng kanyang suot na pantalon. Don't worry, hindi malalaman ang dad ang gagawin natin. Akong bahala sa lahat, wala kang ibang gagawin kundi magpanggap. Nakabayad ka na sa akin, babayaran pa kita. Hindi magawang makaimik ni Sky sa mga sinasabi ni Clark dahil alam niyang hindi magandang planong sinasabi ng binata sa kanya. Pwede bang pag-isipan ko muna? Hindi kasi birong gusto mong bayad sa isang gulong na kotse mo eh. Request ni Sky na ikinatangu ni Clark
kaya kahit papano ay nakahinga siya ng maluwag. Then, babalik ako rito bukas ng umaga. I need your answer tomorrow. Tomorrow morning, okay? Captain Lieutenant Liberal. Bukas agad? Ang bilis mo naman magbigay ng due date. Hoy, Mr. Guevara! Hindi nagawang makaangal ni Sky sa deadline na binigay ni Clark nang makasakay na ito sa kotse nito at pinaandar na yon paalis at palayo sa presinto. Ano bang utak meron ng lalaking yun? Ang trip niya sa buhay. Angal ni Sky na marahas na napabuntong hininga sa kinatatayuan niya. Ay, bukas na agad? Hindi naman siya nagmamadali nun, no? Dahil sa ultimatum na binigay ni Clark kay Sky ay buong araw niyang inisip ang dapat niyang isagot sa gusto ni Clark. Kahit sa meeting na naganap para pag-usapan ang nangyaring pagsugod sa kanyang bahay ay hindi na nagawang bigyang pansin ni Sky dahil ang isasagot niya kay Clark para bukas ang siyang laman ng kanyang isipan. Pagsapit ng kinabukasan, napatunga nga na lang si Sky nang maaga niyang nadatnan si Clark sa labas ng presinto na nakasandal sa mamahaling kotse na dala nito. Dati bang security guard ang lalaking to ng past life niya? Ang aga niya ah! Napabuntong hininga na lang na naiiling si Sky. Nagsimula na siyang maglakad at balak niya sanang lagpasan ang binata nang ito na mismo ang humarang sa daraanan niya. Ikaw pala, Mr. Guevara. Aga mo naman yata. Plastic ng ngiting pagbati ni Sky kay Clark. Pinagtaasan siya nito ng kilay. Your answer, Captain Lieutenant Liberal. Kailangan ko na ng sagot mo ngayon. Wala na ba talagang ibang option? Sure ka na ba sa fake bride wife na sinasabi mo? Nakangiwing tanong ni Sky, samantalang seryoso na nakatingin si Clark sa kanya. Hinihintay kong sagot mo. Papayag ka ba? O pag-uusapan na lang natin sa korte tungkol sa ikakaso ko sa... Oo na. Sige na. Payag na ako. Papayag na ako sa sinasabi mo. Pero hindi pang matagalan yan, okay? Walang pag-alinlangan na sagot ni Sky na ikinangisi ni Clark sa kanya. Don't worry. When we get fake married at nalaman na ni Dad ang tungkol sa'yo, after 3 months, we will have an annulment dahil paalis na ako niyan papuntang Amerika to live there permanently. Kailangan pa ba natin ng kontrata to seal this deal? Hindi na. Papayag na ako sa 3 buwan. Basta hindi maapektuhan ang reputasyon ko bilang pulis. Mahalaga sa akin ang profesyon ko, no? Bumaba ang tingin ni Sky nang inilhad ni Clark ang kanang kamay nito sa kanyang harapan. Ilang segundo niya yung tinitigan bago tinanggap ang pakikipagkamay ng binata sa kanya. Ipinaliwanag ni Clark kay Sky ang mga dapat nilang gawin o sabihin sa oras na ipakilala na siya sa senador nitong ama, kung saan sila nagkakilala at paano sila nahulog sa isa't isa. Puro scripted ang gagawin nila na hindi maiwasang ikaramdam ng pagka-guilt ni Sky. Binigyan na rin siya ng araw ni Clark kung kailan sila ikakasal. Nagdadalawang isip pa si Sky kung tama ba ang gagawin nila pero nang maalala niya ang litrato na kanyang nakita sa opisina ng kanyang ninong, ay kanyang naisip na magandang opportunity na rin ang 3 buwan ng pagiging asawa ni Clark dahil magagawa niya ng lihim ang pag-iimbestiga sa senador tungkol sa kung anong kinalaman nito sa pagkakapatay sa kanyang mga magulang. Dumating ang araw ng peking kasal nila ni Clark na sa isang huwes lang ginawa. May mga peking witness na rin na naroroon. Peke man pero nakakabit na sa kanya ang apelido ni Clark bilang asawa na nito at bilang kabayaran niya sa gulong ng kotse nito. Hindi maiwasang kabahan ni Sky habang nasa biyahe sila papunta sa bahay ng senador nitong ama. Kinakabahan siya sa pagpapanggap na ginagawa nilang dalawa. Nang sa ganun ay hindi lang maituloy ng ama nito ang pagbibigay ng mapapakasalan ni Clark. Hindi naman tayo mabubuking, di ba? Kabadong tanong ni Sky. Kung gagalingan mo ang pag-acting, hindi tayo mabubuko agad. Don't show my father how nervous you are. Napanguso na lang si Sky sa paninita ni Clark sa kanya. Nang makarating na sila sa bahay ng ama ni Clark ay magkahawak kamay na pumasok sila sa loob ng malaking bahay ng senador. Naiilang man si Sky dahil sa kamay nila ni Clark na magkahugpong ay pinilit niyang umakto ng normal upang hindi siya mahalata. Pagkarating nila sa sala ay naabutan nilang ama ni Clark na nakaupo sa sofa at nagbabasa ng dyaryo. Dad, pagkuha ng pansin ni Clark sa kanyang ama, napadako ang tingin nito sa kanilang dalawa. Gusto kong ipakilala sa inyo si Sky, ang aking asawa. Sorry if I didn't invite you in a simple civil wedding, dahil alam ko namang busy ka. Besides, alam nyong ayoko ng agaw pansin, lalo na ng mga media. Pahayag ni Clark na ikinatayo ng ama nito sa kinauupuan nito at naglakad palapit sa kanila.
Magandang araw po. Kinagagala ko po kayong makilala. Bati ni Sky sa ama nitong senador at yumuko dito. Napatitig si Sky sa ama ni Clark. Hindi mawala sa kanyang isipan na maaaring ang taong nasa harapan niya ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Gusto niyang makahanap ng ebidensya na magpapatunay sa kanyang hinala bago niya ilabas ang galit na pwede niyang maramdaman dito. Ikaw? Hindi ba't ikaw ang anak ni Sergeant Liberal? Nagulat si Sky nang banggitin ng senador ang pangalan ng kanyang ama. Napalingon siya kay Clark. Nakita niya ang pagtataka sa mukha nito. Ibinalik ni Sky ang tingin niya sa ama ni Clark. Kilala niyo ho ako? Nakangiting tumango sa kanya ang ama ni Clark na tumayo sa pagkakaupo nito. Of course, I remember you. College ka pa nung huli kitang nakita sa lamay ng inyong mga magulang. Nagulat ako na nagpakasal na ang anak ko nang hindi niya sinasabi sa akin. Pero mas nagulat ako na ikaw ang kanyang pinakasalan. Ibig sabihin, hindi ko na kailangang ipakilala si Clark sa iyo dahil nakilala niyo na pala ang isa't isa. What a coincidence. Natatawang wika nito. Parehas na napakunot ang noon ni Sky sa sinabi ng senador. What do you mean, Dad? Ang anak ni Sergeant Liberal ang pinaplano kong ipakasal sa iyo. Pero mukhang hindi ko na kailangang pagplanuhan yon. Dahil pinagtagpo na pala kayong dalawa at ikinasal na. I'm happy sa nangyaring to. Hindi man ako nakadalo sa simpleng kasal nyo ay pwede naman itong maulit, di ba? Mas maganda kung sa simbahan na. Parehas na hindi inaasahan ni Sky ang mga sinabi ng senador sa kanila na ikinalingon nilang dalawa sa isa't isa. Hindi makapaniwala si Sky sa kanyang mga narinig. Naguguluhan si Sky kung bakit siya ang gustong ipakasal ng senador kay Clark na anak nito. Lalo lang siyang naguluhan dahil sa hinala na meron siya para dito. I plan a wrong move. Sino mag-aakala na pinakasalan ko ang babaeng ipapakasal din sa akin ang tatay ko? Reklamong wika ni Clark habang nakaupo sa mahabang sofa sa kwarto nito. Nasa kwarto na silang dalawa na ipinahanda ng ama ni Clark para sa kanila. After ng mahaba-habang kwentuhan na nangyari kung saan puro kasinungalingan ang pinagsasagot ni Sky sa ama ni Clark, ay pinagpahinga na sila nito dahil inabot na sila ng gabi sa kwentuhan nila. Peke ang kasal natin, Clark. I'm sure na okay pa naman na ituloy ang nasa plano mo kahit ganitong nangyari. Saad ni Sky na ikinabuntong hininga ni Clark. That's right. Wala na akong magagawa. Let's continue this play. Let's show him na hindi nagiging okay ang pagsasama nating dalawa. Then, you will file an annulment. I'm sure Dad will never question you. Bakit ako? Anong irarason ko pag nagtanong ang daddy mo at kung bakit makikipaghiwalay ako sa'yo? Mabilis na reklamo ni Sky nang balingan siya ng tingin ni Clark. Think anything that's believable. Tell him that you get tired of me. You realize that I'm not the man you're wanting for. Or you fall out of love for me. Anything! Basta yung mapapaniwalaan ng tatay ko. Wika ni Clark na pabagsak nitong ikinahiga sa sofa na kanyang kinauupuan. I have my own house pero ba't kailangan dito pa tayo tumira? Angal ni Clark na pumikit na para matulog. Diyan ka matutulog? Why? Gusto mo bang magkatabi tayo sa kama? Oy ha, may sinabi ba ako? Tinatanong lang naman kita eh. Ako nilang matutulog dyan sa sofa, dito ka na sa kama. Tumayo si Sky sa pagkakaupo niya sa kama upang makipagpalit kay Clark dahil kwarto nito ang kanyang tinutuluyan. Tss, I can sleep here in the sofa. Diyan ka na sa kama. I won't let you sleep here dahil akong lalaki sa ating dalawa. Wika ni Clark na tumagilid ng pagkakahiga sa sofa na patitig si Sky dito. In fairness ha, kahit may pagkamayabang at ma-attitude, gentleman naman pala. Mahinang bulong na ani ni Sky at nakangiting bumalik na sa kama sa kahumiga na. Pagsapit ng umaga, natutuwa si Sky dahil hindi na niya kailangang itago ang pagkapulis niya sa ama ni Clark. Nakita niyang natuwa pa sa kanya. Matutuloy niya ang trabaho niya ng maayos habang nagpapanggap siyang asawa ni Clark. At habang kumukuha siya ng impormasyon upang mapatunayan ang kanyang hinala sa ama ni Clark. Kahit magandang pinapakita ng senador sa kanya, hindi niya magawang igaan ang kanyang loob dito dahil sa kanyang naiisip tungkol rito. Sa mga araw na lumilipas ay unti-unting nakikilala ni Sky si Clark. Madalas man itong nagsusungit sa kanya ay masasabi niyang may tinatago itong kabaitan. Kahit walang alam ang mga kabarong pulis ni Sky sa setup nila ni Clark, ay inihahatid siya nito sa hindi kalayuan ng presinto bago ito pumasok sa kumpanya nito. Nagsimula na rin siyang maghanap ng lead sa loob ng bahay ng senador. Ngunit nahihirapan siyang makahanap ng ebidensya laban dito. Lumipas ang dalawang buwan ng pagpapanggap ni Sky bilang asawa ni Clark
ay kanyang napapansin na sa mga nagdaang araw at linggo na nagpapakita ng kabaitan si Clark at sa kabila na rin ng kasungitan nito sa kanya, ay unti-unting nare-realize si Sky na nahuhulog na ang kanyang damdamin sa bawat gesture ni Clark. Pinilit niyang pigilan ang kanyang nararamdaman, pero mas lalong nahuhulog ang kanyang puso para kay Clark. At hindi na niya mapigilan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, lalo na pag may ginagawa si Clark ng mga bagay na hindi naman usual na ginagawa nito sa kanya noon, tulad ngayon. Nasa hapagkainan sila ni Clark pero ito ang naglalagay ng kanyang pagkain sa plato niya na hindi naman ginagawa ng binata sa mga unang araw at mga linggo ng pagpapanggap nila. Eat all the food on your plate. Wala kang ititira. You need strength because of your work. Wait, bakit hindi ka magpalit ng work shift mo, wife? Imbis na sa field ka i-assign, why not doing an office job in your present? Hindi napigilan ni Sky na mapatunganga sa mga sinabi sa kanya ni Clark, na ikinasang-ayon naman ang ama nito. Your husband is right, iha. Masyadong delikado ang trabaho mo sa field. Okay lang naman po ako sa trabaho ko. Nahahawakan ko naman po ng maayos sa mga field job ko with my co-police. Sagot ni Sky. Biglang may tumawag sa cellphone ng senador kaya nagpaalam ito sa kanilang dalawa ni Clark na sasagutin muna ang tawag. Hoy Clark, hindi ba't parang OA ng acting mo? Bakit pati trabaho ko sa field pinakikialaman mo? Itong paglalagay ng pagkain mo sa plato ko, mauunawaan ko pa dahil sa palabas natin. Pero tungkol talaga sa trabaho ko? Angal na komento ni Sky na ikinalingon ni Clark sa kanya. Ayaw ni Sky na mas lalo pang mahulog ang kanyang puso kay Clark dahil alam niyang masasaktan lang siya sa huli. Lalo pat siya lang ang may nararamdaman sa kanilang dalawa at siya lang ang nahulog dito. Why? Totoo naman ang sinasabi ko, diba? Delikado ang trabaho mo. Paano kung masaktan ka o mapahama ka? Clark, hindi tayo totoong mag-asawa, remember? Hindi mo dapat pinanghihimasukan ang trabaho ko. Natahimik si Clark sa paninitan ni Sky sa mga sinabi niya. Nag-iwas ang tingin si Clark sa kanya. You're right. Mukhang napasobrang pag-acting ko. Wika ni Clark. Siya ka tumayo na sa pagkakaupo nito. Kung hindi mo uubusin ang pagkain mo, umalis na tayo. Madami pa akong kailangan gawin sa opisina ko. Seryosong dagdag ni Clark sa sinabi nito. Nagsimula na itong maglakad palabas sa dining area. Naikinasunod ang tingin ni Sky dito. Hindi maiwasang makaramdam ng pagsisisi si Sky sa mga sinabi niya. Ayaw ni Sky na mawala sa isipan niya na pagpapanggap lang meron sila ni Clark dahil lang sa ipinapakita at ginagawa nito sa kanya. Alam niyang kasama lang sa kanilang pagpapanggap ang pag-aasikaso na ibinibigay sa kanya ni Clark. Pagdating sa presinto, hindi mawala sa isipan ni Sky ang pagiging seryoso ni Clark simula nang umalis sila sa bahay ng ama nito. Hindi siya kinausap ni Clark sa buong biyahe nila at hindi rin maiwasang makaramdam ng lungkot si Sky. Isang buwan na lang ang natitira sa kanilang palabas at ayaw niyang mas lumalim pang kanyang pagmamahal para kay Clark dahil maaaring mahirapan na siyang bumitaw sa peking relasyon nila. Buntong hiningang tumayo si Sky sa kanyang mesa at naglakad papunta sa opisina ng kanyang ninong upang kausapin ito sa bagong kaso na ibinigay sa kanya. Nang makarating siya sa pintuan na bahagyang nakaawang ay akma siyang kakatok nang agad siyang matigilan dahil sa may narinig siyang kausap nito sa telepono. Masyado niyo nang pinatatagal ang pinagagawa ko sa inyo. Pagpatay lang sa anak ni Liberal hindi niyo pa magawa. Ibinigay ko na sa inyong trabaho na yan dahil akala ko magagawa niyo ng maayos ang trabaho na yan. Kailangan na nating maisunod ang anak ni Liberal sa kanyang hukay bago pa malaman ng kanyang anak ang totoong nangyari. After niyong mapatay ang aking inaanak, isunod niyo na si Senator Guevara. Dahil pag nagkita sila, sigurado akong sasabihin ng senador na yan ang nalalaman niya na akong pumatay kay Liberal. Binigyan ko ng trabaho ang aking inaanak. Doon niyo siya tambangan. Napaatras si Sky sa kanyang mga narinig mula sa kanyang ninong na hindi niya bagkos mapaniwalaan. Hindi niya inaasahan na marinig niya mismo mula sa bibig ng nire-respeto niyang major ang tungkol sa ginawa nito. Nagawa pa niyang paghinalaan ng ama ni Clark dahil lang sa isang litrato. Pero hindi niya lubos akalain ang kanyang tinuturing na ikalawang ama ay ang nagpapatay sa kanyang mga magulang. At ngayon ay siya nang isusunod nito. Captain Lieutenant Liberal, hindi ka ba papasok sa opisina ni Major? Napalingon si Sky sa kanyang kasamahang pulis na hindi niya napansin na nasa kanyang likuran na pala. At alam ni Sky na narinig ng kanyang ninong ang pagkakatawag sa kanya ng kabaro niya. Kaya walang imik na mabilis niyang tinakbo ang daan palabas ng presinto. Agad na sumakay si Sky sa patrol car at pinatakbo yon ang paalis.
Naluluha si Sky habang nagmamaneho dahil hindi niya inakala na ang ninong niya ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Mabilis ang pagpapatakbo na ginawa ni Sky sa kanyang sasakyan na dala. Hanggang sa makarating siya sa bahay ni na Clark, mabilis at malalaki ang kanyang mga hakbang na tinungo niya ang opisina ng senador. Naabutan niyang nasa mesa ito at may mga pinipirmahan nang mapalingon ito sa kanyang pagdating. O iha, nakauwi ka na pala. Mukhang maaga kang nag-out sa duty mo ah. Teka, umiiyak ka ba? Pansing tanong ng senador kay Sky nang mapansin nito ang namumula at namamasan niyang mga mata. Tumayo ang senador sa upuan nito at lumapit sa kanya. What happened? Nag-away ba kayo ni Clark? Alam niyo po kung sinong pumatay sa mga magulang ko? Naluluhang tanong ni Sky dito. Walang imik ang senador na nakatingin lamang sa kanya. Sabihin niyo sa akin, alam niyo po ba na ang ninong ko na si Major Jimenez ang pumatay sa mga magulang ko? Umiiyak na bulyaw ni Sky sa ama ni Clark. Napabuntong hininga ito at tumango sa kanya na mas lalong ikinalandas ng kanyang mga luha. Bakit? Ba't hindi niyo agad sinabi sa akin? Nakilala niyo naman po agad ako nang dalhin ako ni Clark dito sa bahay niyo, di ba? Di ba? At wala man lang po kayong sinabi. I'm sorry, iha. Gusto kong sabihin sa'yo tungkol sa bagay na yan. Pero alam ko na kung malalaman mo kung sinong pumatay sa iyong mga magulang, ay gagawa ka ng paraan para maipakulong ang taong yun. The problem is, malalaking tao na may illegal na negosyo ang hawak ni Major Jimenez. Kaya kanyang ipapatay, iha. Kaya lihim akong gumagawa ng investigasyon laban sa kanya. Konti na lang at maipakukulong ko na ang pumatay sa mga magulang mo. Paliwanag ng ama ni Clark. Alam niyo po ba na pinaghihinalaan ko kayo dahil sa litrato na nakita ko sa opisina ni Ninong? Muntik na akong magtanim ng galit sa inyo. Lihim akong naghanap ng ebidensya para maparusahan ka kung may kinalaman ka nga sa pagkakapatay ng mga magulang ko. Tapos, malalaman ko na mali ang pinaghihinalaan ko. Umiiyak na sambit ni Sky. Nang sinubukan siya nitong hawakan sa kamay, ay kaagad niyang iniiwas yon at tumakbo palabas sa opisina nito hanggang sa makalabas ng bahay. Sumakay muli siya sa patrol car at mabilis na umayos sa lugar na yon habang patuloy na lumalanda sa mga luha mula sa kanyang mga mata. Mabilis na pinatakbo ni Sky ang sasakyan na dala niya. Gusto niyang isumpa ang kanyang ninong sa pagpapakitang tao na ginawa nito sa harapan niya at sa pagpatay nito sa kanyang mga magulang. Gusto niyang ipakulong ito at alisin ang tsapa ng pagiging pulis nito dahil binabahiran nito ang repetisyon ng isang alagad ng batas. Napapasigaw na lang si Sky sa galit habang siya'y nagmamaneho at umiiyak nang magulat siya nang may dalawang van sa kanyang likuran na pinapaputukan siya ng mga baril nito. Sinubukan ni Sky na iligaw ang mga sumusugod sa kanya pero patuloy ang mga ito sa paghabol sa kanya kaya wala siyang nagawa kundi ang makipagpalitan siya ng pamamaril sa mga ito. Nahihirapan si Sky sa kanyang sitwasyon pero pinipilit niyang lumaban. Mabilis niyang dinala sa isang gubat ang kanyang sasakyan at agad na lumabas upang magtago sa mga puno na naroroon habang nakikipagpalitan siya ng pagbaril sa mga humahabol sa kanya. Madami-dami din ang tumatambang sa kanya na alam niyang kanyang ninong ang may pakana. Napapamura na lang si Sky dahil alam niyang dehado siya sa sitwasyon na kanyang kinakaharap. Sky, huwag ka nang lumaban. Mamamatay ka rin naman. Narinig ni Sky ang boses ng kanyang ninong na ikinausbong ng kanyang galit para dito. Napakasama mo, ninong. Paano mo nagawang patayin ang mga magulang ko? Wala kang puso. Naturingan kang may mataas na ranggo sa kapulisan. Pero burok naman ang pagkatao mo. Hindi ka karapat dapat sa pwesto mo dahil isa kang kriminal. Puno ng galit na sigaw ni Sky nang muli siyang pinaputukan sa puno na pinagtataguan niya. Kasalanan ng mga magulang mo kung bakit nasa hukay na sila ngayon. Pinakikialaman nila ang negosyo ko. Alam kong binalaan na sila ni Senator Guevara, pero hindi sila nakikinig. At ngayong nabuko mo na ako sa plano ko sa'yo, dito pa lang, hililibing na kita ng buhay. Ang taas ng respeto ko sa'yo, Major Jimenez. Tinuring kitang pangalawang ama ko, pero hindi ka pala karespe-respeto. Hindi ka bagay maging major dahil demonyo ka. Ang ranggo mo bilang demonyo ay nababagay sa impyerno. Bulyaw ni Sky na agad niyang pinaulanan ang natitirang bala sa hawak niyang baril ang kanyang mga kalaban. Dapat sa'yo,
mabulok sa bilangguan dahil sa ginawa mo. Sigaw pa ni Sky nang maubusan na siya ng bala. Kaya mabilis siyang nagtago sa puno na pinagtataguan niya. Napangiwi si Sky dahil nadapisa ng bala ng baril ang kanyang kanang braso na bahagyan ang nagdudugo. Wala nang hawak na ibang baril si Sky, kaya napaupo na lang siya sa puno ng kanyang pinagtataguan. Nasasaktan siya sa kanyang nalaman at sa ginawa ng kanyang ninong. Sa tingin ni Sky ay dito na matatapos ang buhay niya. Masaya siyang makikita na niya sa kabilang buhay ang kanyang mga magulang. Pero bigla niyang naisip si Clark. Ayoko pang mamatay, Dad. Mom, gusto ko pang aminin kay Clark na mahal ko siya. Umiiyak na sambit ni Sky sa kawalan nang mas makarinig pa siya ng maraming putok ng baril. Hinihintay na lang ni Sky na mapuntahan siya ng kanyang ninong sa punong pinagtataguan niya at patayin doon. Pero narinig niya ang pagtigil na putukan at wala nang bumabaril sa kanya. Hindi alam ni Sky kung sisilipin niya ang kanyang mga kalaban dahil maaaring hinihintay lang ng mga ito ang kanyang pagsilip. Nagbuna si Sky ng kanyang mga luha at takmang sisilip siya nang magulat siya nang si Clark ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Hinihingal ito at may pag-aalala sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Clark? Napalingon si Sky sa mga sundalo na kanyang nakikita at dinadampot ang mga kalabang humahabol sa kanya, kasama ang kanyang ninong na may tama ng baril sa bandang tiyan nito. Tsaka niya ibinalik ang kanyang tingin kay Clark. Walang salitang lumalabas kay Clark nang hilahin siya nito patayo at mahigpit siyang niyakap. Hindi napigilan ni Sky na mapaiyak sa dibdib ni Clark na mas ikinahigpit ang yakap nito sa kanya. Tahan na, ligtas ka na. Pagpapakalma ni Clark na ikinabaon ang mukha nito sa leeg ni Sky. You scared the hell out of me, wife. Akala ko hindi na kita maaabutan na humihinga. Kulang na lang paliparin ko ang aking kotse, makapunta lang agad sa'yo. I'm glad walang ibang nangyari sa'yo. Thank God. Wika ni Clark na nakahinga na ng maayos. Kumalas si Clark sa pagkakayakap nito kay Sky at agad sinuri ang bawat parte ng katawan nito, mula ulo hanggang paa. Nang makita nito ang daplis sa kanang braso ni Sky, ay umigting ang panga ni Clark. They'll pay for scratching my wife, damn them. Galit na wika ni Clark habang nakatingin si Sky sa kanya. Akala ko, hindi na kita makikita, Clark. Akala ko, hindi ko na masasabi sa'yo na mahal kita. Natatakot ako na mamatay na hindi naamin sa'yo nararamdaman ko. Okay lang kahit hindi mo naman ako mahal. Gusto ko lang talagang sabihin sa'yo na hindi ko nagawang pigilan ng mahulog sa'yo. Naisipin kong sana hindi lang pagpapanggap ang relasyon nating dalawa. Iyak ni Sky nang hawakan ni Clark ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay nito, dahilan upang magtagpo ang paningin nila sa isa't isa. I was also scared, Sky. I thought hindi na kita maaabutan. Kala ko mawawalan na ako ng chance na sabihin sa'yo na mahal rin kita. I'm really glad I can say those words to you na gusto ko nang gawing totoo ang relasyon natin. Sky, let's get married. For real. Naluluha sa saya na muling yumakap si Sky kay Clark dahil sa narinig niyang mahal din siya nito. Ibig sabihin, hindi ko nababayaran yung gulong mo? Umiiyak na sambit ni Sky kay Clark na bahagyang ikinatawa nito. Hindi na, because what's mine is yours. But you still need to marry me, okay? Kumalas si Sky sa pagkakayakap niya kay Clark at pinunasan ng mga luhang kumawala sa kanyang mga mata. Pero Clark, paano mo nalaman na nasa panganib ako? Dad called me. Sinabi niya sa akin na nalaman mo na ang tungkol kay Major at sa ginawa nito sa mga magulang mo. I tracked you. At nang makita ko na may humahabol sa'yo, agad akong tumawag sa AFP sa tulong ni Dad para puntahan ka. Alam mo ang tungkol kay Ninong? Tanong ni Sky na ikinatangon ni Clark sa kanya. Yes, pero recently ko lang din naman nalaman kay Dad nang aminin ko na sa kanya ang fake marriage natin. At sinabi ko sa kanya na gusto kitang pakasalan for real. I want to tell you about that. Pero Dad was right. Baka may gawin ka na ikakapahamak mo. That's why I shut my mouth and let Dad take care of everything. Galit ba sa akin yung daddy mo dahil sa pagpapanggap natin? Tanong ni Sky, nangiting umiling si Clark sa kanyang tanong. My father likes you. Besides, he told me na alam niyang peke ang kasal nating dalawa. But he had high hopes na
Parehas tayong mahuhulog sa isa't isa. And it happened. Sino magsasabi na mamahalin ko ang isang pulis na bumutas sa mamahaling gulong ng kotse ko? Nakangiting wika ni Clark na ikinatawa ni Sky. Hindi ko rin naman inakala na mamahalin ko ang anak ng senador na ang lakas maningil dahil sa isang butas lang na gulong. Balik sagot ni Sky na ikinahaplos ni Clark sa mga pisngi niya habang nakatitig sila sa isa't isa. I love you, Sky. I will make you the happiest wife in the whole. Nakangiting sagot ni Sky bago maglapat ang kanilang mga labi at iparamdam nila ang kanilang pag-iibigan sa isa't isa na hindi nila inasahan, nauusbong at lalalim. Ang dalawang taong sadyang pinagtagpo ng tadhana ay nangakong mamahalin ang isa't isa hanggang sa kanilang pagtanda. Nag-resign na si Sky sa kanyang pagpupulis at tinuon ang kanyang oras sa pag-aalaga sa kanyang asawa na si Clark na todo alaga din sa kanya. Ang parehas na pusong hindi nila inakalang magiging isa ay masaya na ngayong magsasama at bubuo ng isang masayang pamilya.